Welcome to Hi Tita, magandang araw po. Kumusta po kayo? Eto, mabuti. I'm happy. Okay. Nandito po kayo sa Kurt TV Party Survey Local Election. Ang tanong ko sa'yo, sino ang karapat-dapat na ibotong mayor? Si Io or si Vico? Vico! Bakit naman si Vico Soto ang karapat-dapat na maging mayor? For the last 3 years, I have seen him a good example of a good servant leader. He has a God-fearing. He loves the country, our city. So I like him as a whole person. Ano-ano pong mga programa ni Mayor Vico sa kanyang unang termino, lalo na nung panahon ng pandemic 2020, ang nagustuhan mong nagawa niya? Una-una, talagang hands-on siya sa ating problema sa pandemic. Talagang tiningnan niya yung ating kalagayan ng mga constituent niya. Talagang tiningnan niya anong kalagayan ng mga tao. Opo. Ano-anong mga proyekto yung nagustuhan mong nagawa niya? Una-una, unti-unti niya sinosolve ang corruption. Yun naman talaga ang gusto ko, yung maalis ang corruption sa ating bayan. Kasi ako lagi sinasabi ko, a corrupt government, people perish. Yun yung aking lagi sinasabi sa mga tao. Kaya nagustuhan ko talaga si Mayor Vico because yung anti-corruption, yung kanyang advocacy. Yun. Mami, kung makakaharap mo at makakausap personally ngayon si Mayor Vico, ano ang gusto mong sabihin sa kanya or ipagpasalamat? Thank you, Mayor, dahil hindi lang sa akin ang yung kagaya niyan. First time ko nakatanggap yung pamaskong handog. For 42 years na ako dito sa Pasig, ngayon lang ako nakatanggap. Wow! Yun. So yun lang. And then talaga nagustuhan ko yung kanyang dedication to solve the corruption sa ating city. Yun na naman talaga, number one, ko na nagustuhan sa kanya, yung corruption. Oh, sino-sino naman pong mga konsihal ang gusto mong iboto? Straight Vico ako, Team Vico ako. Talaga nga. Ano po ang panawagan niyo sa mga butanteng Pasigenyo ngayon? So, lahat ng mga taga-Pasig, I asked you to please, we have to vote straight Vico para sa ikakaunlad ng ating bayan. Dahil para anuman yung mga projects ni Mayor Vico, walang hadlang para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bayan. Ano nga po ulit pangalan niya, Tita? I'm Susan Ariola. Taga saan po kayo? Dito sa Velasco, Manggahan, Pasig City. Salamat, Tita! Thank you! Hi, Ma'am! Magandang araw po. Kamusta po kayo? Ito, okay pa rin. Taga saan po kayo, Ma'am? Okay, nandito kayo sa Kurt TV Pasig Survey Local Election. Ang tanong ko sa iyo, sino ang karapat-dapat na ibotong mayor? Si Io or si Vico? Vico! Parang kilig na kilig ka pa na sinabing Vico ah. Ano-anong mga programa ni Mayor Vico ang nagustuhan mo sa kanyang unang termino at ngayong panahon basta ng pandemya? Lahat-lahat. Basta ang importante nung nagkaroon ng pandemya si Mayor, nandiyan agad. Okay. Kung makakaharap po si Mayor Vico ngayon. Sabihin ko, I love you. O, sino naman ang mga konsiyan mo? Kiting ng Pasig or Team Pasigenyo? Boots Street? I love you din. Thank you. Ha? Dagdag ko doon. Doon kasi kulang sila ng Okay. Okay, thank you. Hi, Ma'am. Magandang araw. Kumusta po kayo? Ano pong pangalan nila, Ma'am? I'm Jonalyn. Taga saan po kayo? Siyempre, dito lang sa Velasco. Okay, ang tanong ko sa iyo, nandito po kayo sa Kurt TV Pasig Survey Local Election. Sino ang karapat dapat na ibotong mayor? Si Io or si Vico? Siyempre si Mayor Vico. Oh.
Ano-ano pong mga programa ni Mayor Vico ang nagustuhan ninyo sa kanyang unang termino? Unang termino hanggang sa last, lahat mapaayuda, lahat mapaano, pinapasok niya yung bahay dito sa looban, tinitignan niya. Kaya lahat ng nagawa niya, perfect, perfect. Talaga. Kung makakaharap mo ngayon si Mayor Vico, ano gusto mo sabihin sa kanya? Siyempre, pabebe muna tayo, pero tamang yun. O sa mga konsihal, sino ang konsihal mo? Basta yung Kiting. Kiting ng Pasig. Tayo. Kasi honest eh. Honesto. Oh, talaga nga naman. Tayo sa mga perfect na. Huwag na yung mga kurakot. Tama na yun. Kami lang naumurakot. Iladagdag pa sila. Okay ma'am. Maraming salamat. Action. Hi ma'am. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Okay lang. Ano pong pangalan niyo ma'am? Marcel po. Naandito po kayo sa KERTV Pasig Survey Local Election. Ang tanong ko sa iyo, sino ang karapat dapat na ibotong mayor? Si Iyo or si Vico? Si Vico. Bakit si Vico Soto ang karapat dapat na maging mayor ng Pasig? Dahil ano, mas marami siyang nagawa at hindi siya kurang. Ano-anong mga proyekto ang nagawa ni Mayor Vico sa Pasig City sa kanyang unang termino ang nagustuhan mo at talagang ikinatuwa mo? Yung namigay ng tablet, yung Pasig SAP, yung mga pamaskong handog, at saka yung solar oplan. Oplan kaayusan. Opo. Mm-mm. So, O-plan. Ikaw ba, ilan ba yung anak mong nag-aaral? Dalawa. So, gaano kalaking tulong sa'yo ang na mabigyan ng libreng tablet ang iyong anak para sa kanilang pag-aaral? Malaking tulong dahil hindi sila nahihirapan sa online class. Naghihiraman ng mga gadget. Kung makakaharap mo personally si Mayor Vico, anong gusto mong sabihin sa kanya? Magpapasalamat po ako sa kanya sa mga nagawa niya dito sa Pasig. Marami po siyang ano, natulungan. So it's time. Anong gusto mong sabihin kung kaharap mo siya ngayon? I love you, Vico. Hi ma'am, magandang araw po. Kumusta po kayo? Okay naman po. Taga saan po kayo ma'am? Ang cute-cute naman ng hawak yung teddy bear. Taga ano? Okay, nandito po kayo sa KERTV Pasig Survey Local Election. Ang tanong ko sa iyo, sino ang karapat dapat na ibotong mayor? Si Iyo or si Vico? Walang iba, kundi si Vico din. Bakit kilig na kilig ka nung binanggit yung pangalang Vico? Solid Vico. Okay, bakit naman si Vico Soto ang gusto mong manalong mayor at karapat dapat? Subok na, lilipat pa ba? Ano-anong mga programa ni Mayor Vico sa kanyang unang termino, lalong-lalo na nung panahon ng pandemya, ang gusto mong nagawa niya? Gusto ko yung ano, yung tumulong siya talaga. Yung, pati kami dito, nakakuha ng ano, ng SAP. Lahat kami dito. Pasig SAP yung nakuha nyo? Opo, nakakuha kami. Kasi kung iba yan, baka hindi kami makilala lang, ganun. Okay, so ibig sabihin, hindi kayo kasama sa DSWD SAP. Sa Pasig SAP kayo kasama. Sa Pasig. Pasig SAP na. Nakakuha po kami. Okay. And ano-ano pang mga ayan, nag-aaral na ba itong anak mo? Hindi pa po. Hindi pa. Ano, mag-aaral pa? Daycare pa lang po. Daycare pa lang po. Okay, ngayon, mami, kung makakaharap mo personally si Mayor Vico, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Proud kami na ikaw yung ano, napili namin mayor. Tama-tama yung ano. Ikaw ulit umupo. Ngayon naman, sino mga konsyal mo? Team Giting ng Pasig, which is Team Vico, Team Pasiganyo, which is Team Iyo, or mga independent? Sino ang gusto mong iboto sa mga yon? Straight! Ano, kay Giting. Thank you! Magandang araw din, ma! Taga saan po kayo, ma'am? Okay, ang taas na mo na energy. Kala mo na, parang nanalo sa wawawin na. Nandito po kayo sa KERTV Pasig Survey Local Election. Ang tanong ko sa'yo, sino ang karapat dapat na ibotong mayor? Si Vico or si Iyo? Si Vico! Si Vico ang dapat na iboto. Wala nang iba! Siya yung karapat ko! Ikaw, para sa'yo, ano ang nagawa ni Mayor Vico sa kanyang unang termino, lalo na nung panahon ng pandemya? Marami. Wala siyang, hindi siya namimili ng ibigyan. Lahat meron! Ito na, papakiligin kita. Kung makakaharap mo si Mayor Vico ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya?
po kayo? Mukhang busy kayo dito sa inyong pagtitinda. Taga saan po kayo, ma'am? Taga Napico, Manggahan, Pasig. Ano, okay, ma'am. Ano pong pangalan niyo, ma'am? If you don't mind. Si Jessa Artista. Wow! Ngayon, ma'am, nandito po kayo sa Kurt TV Pasig Survey Local Election. Ang tanong po sa iyo, sino ang karapat-dapat na ibotong mayor? Si Iyo or si Biko? Si Papa Biko! Wow! Kakilig naman talaga siya. Ba't kakilig na kilig pag nabagit na yung pangalan Biko? Bakit po si Biko Soto ang gusto mong karapat-dapat na mayor? Ano, maayos kasi siya sa pagpatakbo dito sa mga kabataan, lalo sa kabataan. Ano-anong mga programa ni Mayor Biko sa kanyang unang termino, lalong-lalo na ito para mapaisip ka, nung panahon ng pandemya, ang nakita mong nagawa niya? Siyempre, ayun. Makatulong. Anong klaseng ayuda yung natanggap mo? Ano, yung mga grocery. Ngayon naman, dahil crush mo siya. Kung makakaharap mo si Mayor Biko ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ano, ingat sa palagi. Wala bang I love you, Biko, dyan? Wala kaya. O, sino naman mga konsihal mo? Team Giting ng Pasig or Team Pasigueño o mga independent? Ano, si Roman. Ah, congressman yun. Anong sino-sino mga konsihal mo? Giting ng Pasig, which is Team Biko? Giting ng Pasig. Bakit naman Giting ng Pasig ang gusto mong ano? Kinala ko na sila mag- Ha? Hanggang na sila eh. Subok ko na rin sila eh. Ah, okay. Maraming salamat, ma'am. Ayan, oh. Enjoy your business. Ay, magandang araw po. Kamusta mo kayo? Na, po. At taga saan din po kayo, Tay? Taga rito po, sa Velasco Avenue, Napico. Okay, Tay, ang tanong ko po sa iyo, nandito po tayo sa Kurt TV Pasig Survey Local Election. Sino ang karapat dapat na ibotong mayor ng Pasig, si Iyo or si Biko? Para sa akin, si Mayor Biko talaga. Bakit po si Mayor Biko ang karapat dapat? Bukod sa batang-bata, gwapo pa at matalino. Ano-ano po ba mga programa ni Mayor Biko sa kanyang unang termino, lalo na nung pandemic, ang tumatak sa isipan niyo at nagustuhan ninyo, Daddy? Ang pinakamagandang pandemya nung binigay niya, tulad nung ayuda na nagbigay siya ng 1,000 at saka yung mga iba pa na mga katulad nung pag-December. Uh-huh. Yung pamaskong handog. Oo, pamaskong handog. Tulad nung dati, nung di pa siya nakaupo, naririnig ko lang, marami pa daw hindi nakatikim ng bayong-bayong. Kung kailan daw naging mayor si Biko, lahat nakatikim at wala siyang pinili. Uh-huh. Ibutante ki hindi, hindi taga rito, basta inabutan, binibigyan ng bayong-bayong, okay. Pamaskong handog. Daddy, kung makakausap mo at makakaharap si Mayor Biko ngayong araw, ano po ang gusto mong sabihin at ipagpasalamat sa kanya? Ipapasalamat ko sana sa kanya na sana tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-upo at maganda ang kanyang mga plataforma sa lungsod ng Pasig City. Okay, ngayon naman po, sino mga konsihal mo? Giting ng Pasig, which is Team Biko, Team Pasigueño, which is Team Iyo, or mga independent? Mayroon naman ako nakuposo as independent, pero isa lang. Opo. Kung maaaring ang gusto ko yung lahat ng kasama ni Mayor Biko diretso na lang para walang kukontra doon sa kanyang mga plataforma. Okay, maraming salamat, Daddy. Okay. Magandang araw po. Taga saan po kayo? Taga dyan sa Duhat Street. Anong, saan sa Pasig? Dyan sa Duhat Street sa Napito. Okay, nandito po kayo sa Kurt TV Pasig Survey Local Election. Ang tanong ko sa iyo, sino ang karapat dapat na ibotong mayor, si Iyo or si Biko? Yes, of course, si Biko. Bakit po si Mayor Biko? Una-una, si Mayor talaga ay siya talaga yung date ko na maging mayor. Noon pa. Noon pa talaga. Pangalawa na ngayon, siya talaga yung kasi nagawa niya yung hindi nagawa niya ng nakaraan na ay siya po nagawa niya para po sa pamayanan. Okay, ano-ano mga proyekto ni Mayor Biko ang nagawa niya noong nakaraang pandemya at lalo-lalo na sa kanyang unang termino? Magbigay ka po ng isang, dalawang example. Ano po, katulad ng yung mga food pack, mahirap man o mayaman, nabibigyan po lahat, walang pinipili, nangungupahan man or hindi na bumuboto, ay nabibigyan ni Mayor. Okay, kung makakaharap po ngayon si Mayor Biko, anong gusto mong sabihin sa kanya? I love you!